Praise the Lord. Buksan po natin ating Bible sa Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verses 9 to 11. Philippians 2 verses 9 to 11. Ang sabi po dito, "Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Tayo po ay panandaliang makakaupo. Ang ating pong mga sariling pangalan ay may limitasyon. At sa mga tupi, parang wala nga siyang masyadong kapangyarihan eh. At kung tayo mamumuhay lamang within our own authority and influence, mahihirapan po tayo at lagi po tayong parang nakagapos kasi meron nga po tayong limitasyon. Only one name elevates you beyond your natural limitations. Ano po ang pangalan na magpupunta beyond sa ating human limitations? Yun po ay ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. So ano daw po ang ating response to the highness of the name of Jesus? Ang sabi po sa ating binasa, that at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth. Number one, unang response po natin is to bow. Bowing of the knee. Kapag daw po tayo ay lumuluhod, ibinababa natin ang ating sarili sa isang superior. At kapag tayo po ay lumuluhod, ina-acknowledge din natin siya ay mas mataas at tayo ay mababa. At the same time, mga kapatid, ina-expose din natin ang ating vulnerability sa isa na mas mataas at makapangyarihan kaysa sa atin. Kaya naman, ang sabi po sa ating binasa, at the name of Jesus, every knee should bow. We acknowledge the bigness and the power of the Lord over us. At ang pagluhod po sa harap ng Panginoon ay hindi optional na bagay. Ang sabi po ng Biblia, it should be done by all of creation. Number two, sa ating binasa, ang sabi sa ating verse, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Kung ang number one response natin sa kapangyarihan ng Panginoon, ng pangalan ng Panginoon ay bowing of the knee, ang ating pagluhod, ang pangalawa pong sabi ng Biblia ay confession. That we should confess that the name of Jesus, confess that Jesus Christ is Lord. Confession is from a word that means to agree with or profess the same thing. Tayo po ay nagkakaroon ng kasunduan, nag-a-agree tayo. To confess is to agree with God. It is to profess what He has already said. Confession, ito po ay a integral part ng ating pagkakristyano. And kapag tayo po ay nagko-confess, for example ako, they are my statements of agreeing with what God has revealed about Himself, His world, and how I am to live. Kaya naman, pag tayo ay nagko-confess ng ating kasalanan, ibig sabihin nito, nag-a-agree tayo na ang ating ginawa ay against sa will ng ating Panginoon. When we confess our sins, we acknowledge that the Lord is right and we are wrong. So, ang ibig pong sabihin ng confession, to agree that the statement that Jesus is Lord is true. Ang sabi dito is not a matter of what I would like or not like. Hindi daw po nasa sa atin ang parang pipiliin natin kung alin ang ating, pipiliin lang natin ang ating gusto o hindi. Kung hindi, when we say confession, kahit gusto natin o ayaw natin ng ating nalalaman o ng sinasabi ng Panginoon, pero nag-a-agree pa rin tayo at ino-acknowledge natin na totoo ang sinasabi niya at ito ay makakabuti sa atin.
It is simply a matter of reality. This is who Jesus Christ is. Ngayong araw, mga kapatid, sisimulan natin ang ating pagsamba ng pagluhod at pag-confess sa ating kasalanan at pag-confess din kung gano'ng kalaki, kadakila at kakapangyarihan ng Diyos sa ating buhay na wala nga tayong magagawa kung wala siya sa atin. Kaya naman, meron po tayong 3 minutes para lumuhod po sa Panginoon. Maghanap po tayo ng ating sariling pwesto.